So how's it going, mga kamatis, mga kaibigan? First and foremost, shoutouts sa Ampalaya Gang, Gang Gang. Shoutouts kay Tony, kay Meloyap kasi pinadala niya ako ng t-shirt. Ngayon, balikan natin tong storya kay Tony Fowler a few months ago kasi si Tony Fowler naglabas siya ng ganitong kanta. Ako'y tahimik lang sa umpisa. Kahit di mo ko pilitin. So, etong kanta na to is very controversial and maraming ang kalaswaan na nakita doon. Miski ako naman na normal na tao, nalaswaan ako doon. And dahil doon, merong isang grupo ng mga broadcaster, kapisanan ng mga social media broadcaster ng Pilipinas. So, sila yon. Ito ang nakikita nyo dito. This was my report 3 months ago. Pakinggan natin. Anong, kamusta? Kamusta, sir, from the past? Yung video na to. Okay. So, nandiyan, no? Habang naliligo sila, na may sabon, umiinom ng alak. So, then yung ginagawa nilang decoration, yung sex organ ng lalaki. Ayun, so this is my report 3 months ago. So, ngayon, nag-prosper na yung case at umakyat na nga yung kaso sa korte at pinapa-aresto na nga si Tony Fowler. Tala, abot naman sa 120,000 pesos ang inirekomendang piyasa ng korte para sa pansamantalang kalayaan ni Fowler di sa oras na ma-aresto. Medyo malaki yun, kaso syempre 120,000 pesos sa normal na tao, malaki, pero kay Tony Fowler kayang-kaya niya. Pero siguro ang magandang talking points dito, mga kamatis, mga kaibigan, is yung freedom of speech and expression natin. Sa tingin ko, yun yung magiging basihan ng depensa ni Mami Tony Fowler. And of course, gusto ko rin malaman kung ano yung nangyari dun, yung detalye sa kaso, kasi parang umakyat siya eh, di ba? Kasi nga, pinapa-aresto na siya eh. So, nag-submit ba sila ng proper paperwork pag nasa fiscal level pa lang yung kaso, or nag-submit ba sila ng counter affidavit and whatnot? But I'm really interested kung ano yung mga nilalaman nung kanilang mga kanilang mga legal documents dito. Sana makausap si Mami Oni tungkol dito. And sana wala rin kaming gripes kahit na kinocontent ko siya. Kasi end of the day, as a content creator, I would really like her to win. Okay? Gusto ko siyang manalo. Dahil po, although malaswa yung kanyang ginagawa, freedom of speech and expression niya pa rin yun. Kung pinapayagan natin yung mga tao, like si Nicki Minaj, sila, yung mga Anaconda na yan, dapat lang, or sila Belle Delphine, dapat lang yung mga kagaya ni Mami Oni, miski cringe yung ginagawa nila, dapat lang silang payagan doon. Of course, meron dapat yung qualification na tinatawag. Ibig sabihin, kung ganun yung gagawin mo, dapat nasa adult section yan, or R18, or not recommended NSFW na mga content yan. You gets? And of course, sana wala rin yan sa Facebook, kasi ang Facebook mas strict sa mga ganyan. Pero end of the day, as someone na naniniwala sa freedom of speech and expression, I hope and I pray that Mami Oni gets through with this. Okay, so Mami Oni, good luck po sa inyo. Sinusuportahan ko po kayo wholeheartedly tungkol dito. Yun lang naman yung sa akin, mga kamatis, mga kaibigan, gege mga lod.